Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa pagtatapos ng batas militar. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Atin nang simulan ang ating talakayan. Ang panahon ng batas militar ay itinuturing na madilim na yugto para sa mga Pilipino. Nagkaroon ng maraming pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Sino man ang sumalungat sa pamahalaan ay tiyak na mapaparusahan. Maraming istasyon ng telebisyon at radyo ang ipinasara, pati na ang mga pahayagan. Nasanay ang mga tao sa pamamalakad ng rehiming militar. Sa gitna ng kahirapan, ang mga mamamayan ay nagtiis habang ang mga kroni ni Marcos ay nagsisiyaman. Ang mga intelektual, kalaban sa politika, manggagawa at mga estudyanteng militante ay sinupil at maraming lider ang nakulong. Sa madaling tingin, tahimik na ang bansa. Noong Disyembre 22, 1980, sa 40th anibersaryo ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa Campo Aguinaldo, idiniklara ni Pangulong Marcos ang pagtatapos ng batas militar. 6 ni Marcos, ngayon at sa wakas, ang sandali ng pagpapasya ay sumapit. Naniniwala ako ngayon na ang panahon upang wakasan ang kalagayang pambansang kagipitan. Ako ay taimtim na naniniwala ng taos puso at katapatan. Tulad ng walang taon na nakaraan na ang mapanganib na kalayaan ng bansa ang nagbunsod sa akin sa pangangailangang militar. Ngayong malapit na ang sandali ng pagpapahayag ng pagwawakas ng batas militar, muli kong sasabihin na hindi ako iiwas sa pananagutan ng pamumuno. Ang hakbang patungo sa pampolitikang normalisasyon ay nakaayos na, ang paghahasikan ay nakahanda na, ang batas ay matatag at handa na sa paghamon ng kinabukasan. Gagawa ako ngayon ng pinakamabigat na pasya, ang pagwawakas ng batas militar. Ang hakbang na binanggit ng Pangulong Marcos ay ang paglagda sa Proklamasyon 2045 na nilagdaan noong Enero 17, 1981. Naging maayos ang pagpapahayag na ito, subalit may mga pasubali ang Pangulo sa pagwawakas, tulad ng pagpapatuloy ng sandatahang lakas upang mapigil ang krimen at insureksyon, at ang pagpapanatili ng batas militar sa dalawang rehiyong independyente sa Mindanao. Ang ganitong sitwasyon ay nagpatuloy hanggang sa umabot si Pangulong Marcos sa 20th ng kanyang panunungkulan. Ilan sa mga naisakatuparan ng batas militar pagkatapos ng 9 ay ang pagpapagawa ng imprastruktura. Ang inaning palay ay nadadagdagan, ang pagbabahagi ng lupaing pansakahan ay naging tahimik at maayos. Sa mga suliraning panlabas, sa tulong ni Unang Ginang Imelda R. Marcos, ito ay sumulong. Naitatag ang elasyong pandiplomatiko sa China, Unyong Sobyet at sa iba pang mga bansang komunista sa silangang Europa. Marami ring mga pulong pang-internasyonal
ang ginanap sa Maynila. Marami ring mga di masyadong nabigyan ng pansin sa panahong ito. Ilan dito ay ang pang-aabuso ng mga militar. Katiwalian ng huling taon sa malaking paglustay sa sektor ng pananalapi at pagbabangko ng huling dalawang taon. Dahil dito, nagkaroon ng dobleng implasyon. Patuloy na tumataas ang utang panlabas at nagpatuloy ang pagdami ng bilang ng walang hanap buhay at ang pagbaba ng sahod ng mga manggagawa. Gawin mo! Panuto, isulat ang MEP kung ito ay nagpapahayag ng mabuting epekto ng batas militar at DME kung hindi mabuting epekto. Number 1. Nagkaroon ng pansamantalang kaayusan ang bansa. Number 2. Namuhay sa takot at pangamba ang mga tao sa kanilang kaligtasan. Number 3. Hindi malaya ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang opinyon. Number 4. Ang mga mamamayan ay naging disiplinado. At number 5. Ang karapatang pantao ng mga mamamayan ang nasisiil kaya hindi sila makapaghanap buhay ng maayos.